lang ang dalhin ninyo sa akin. Ang tapayan ni Sayan at tubig mula sa lawa ng Yawa. At bunga mula sa puno ng Adaneba. Tagumpay si Ina. Nakuha niya ang huling sangka para mapagaling niya si Abiana o kanyang ama. Hindi ba't isa lang ang maaaring mapagaling nito? Natatakot ako sa magiging desisyon ko. Nag-iisa ka lang. Nahuli kasi sila na mga humahabol sa amin. Ako lang nakatakas. Lumapit ka dito. Papakita ko ang sitwasyon ng iyong ama. At pati na rin ni Reyna Abiana. Nagbunga na ang pagmamatiyag natin kay Ina. Naisip akong paraan para hindi na siya magbalik sa puso. Maayos ang kalagayan ni Reyna Abiana. At masaya sila sa kaharian. Bakit ka nun nagsinungaling sa akin si Elvin? Paano niya nagawa to sa akin? Alam niya na kailangan ko pagalingin ang itay ko. Marisa, kamusta naman si Ricardo? Critical na ang sitwasyon ni Ricardo. Makina na lang ang bumubuhay sa kanya. Ang sabi ng doktor, malabo na daw na magising siya. Gusto nga ni Nana Celia, magpahinga na si Ricardo. Eh kayo po, ano pong desisyon ninyo? Lindon, buhay na ni Ricardo ang pinag-uusapan dito. Buhay ng asawa ko. Marisa, sana po, huwag muna kayo mawala ng pag-asa. Dahil ako nasisiguro ko nagagaling si mga Ricardo at malalagpasan niya ang lahat ng to. Salamat, Lindon. Ang daming problema ng pamilya namin. Pati yung magpapalakad itong kumpanya, hindi ko na maasikaso dahil sa pag-aalaga ko kay Ricardo. Ito na mga nakaraang araw na to, hindi ko na naman maasahan si Lucille. Nagpapasalamat na lang ako dahil nandiyan siyang kayo na nagmamala sa akin. Ginawa ko lang naman ko yung dapat, Mama Risa. Dahil alam ko kung gano'n yung pinaghirapan itong negosyo ninyo. Dahil kahit ako, kami, meron kaming maliit na negosyo. At alam ko po kung gaano ko importante na huwag mong pabayaan yun. Kaya nga, pinatawag ko kayo. Sinungaling sa akin si Elvin. Ano niyo nagawa to sa akin? Alam niyang hirap na hirap na nga ako eh. Nagwapan niyang lokohin ako. Marahil ay dahil sa pag-ibig. Pag-ibig? Lubhang makapangyarihan ang pag-ibig, Ina. May mga nilalang na kayang pumatay ng kapwa nang dahil sa pag-ibig. May mga nilalang na kayang hamakin ang lahat, makuha lamang ang puso ng kanilang minamahal. Nakita ko kung paano kang tignan ni Elvin. Kung paano kanya itangi. Mahal na mahal ka ng duwending yan, Ina. At marahil, yan ang dahilan kung bakit nagawa kanyang pagsinungalingan. Pinatawag ko kayo dahil gusto kong hingin ng kooperasyon yung lahat para magtuloy-tuloy ang pagpapatakbo nitong kumpanya natin. In the next few days, medyo wala muna ako dito. Wala muna kami dito. May krisis ang pamilya namin na kailangan naming harapin. Lindon, ikaw muna magpapatakbo ng kumpanya. Pansamantala. Ikaw na rin ang mamamahala ng project natin na kasama si Mr. Ferret. Pamarisa, nagbibiro ba kayo? Nakausap ko si Miguel. Kahit siya, Lindon, sinabi niya sa akin na malaki ang tiwala niyang magagawa mo ito. Magpahinga ka muna, Ina. Matagal pa bago maluto itong gamot.
Nakapag-desisyon na po ako. Ang itay ko siguro ang gusto kong pagalingin. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Hayaan mo. Oras na matapos ang paggawa ko na itong gamot, ay tutulungan kita agad na makapunta sa iyong ama. Salamat po. Sige po, tuloy na po kayo. Hindi ko po kayo naantok eh. Malapit na po ako makabalik sa inyo, itay. Malapit ka na po kayo magpagaling. Seryoso ko ba kayo dun sa sinasabi ninyo? Napatunayan mo sa akin na mapagkakatiwalaan kita, Lyndon. Nagawa mo ngang patakbuhin ang opisina nang wala kami ni Lucille. At nagawa mo na maganda yung trabaho na sana si Lucille yung gumagawa. Pero ma'am, nagkataon lang ho yun. Kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin eh. Pero Lyndon, ako yung nakikiusap. Mahal ko rin tong kumpanyang ito. Ayoko naman kung sino-sino lang yung mamahala nito. Kung pwede nga sana, ako na lang eh. Pero siguro naman naiintindihan mo yung sitwasyon ko ngayon. Maasahan ko ba ang tulong mo? Opo, Ma'am Marisa. Salamat. Ako ang pamilya ng pasyente! Kaya ako ang nakakaalam ko ano nararapat sa kanya! Tanggalin na natin ang life support! Sorry, Ma'am, pero hindi po pwede. May mga proseso po tayong dapat sundin. Tanging asawa lamang po ng pasyente ang may karapatan na magdesisyon na tanggalin ang life support niya. Sinabi ko na nga sa'yo eh, hindi na pwedeng magdesisyon ang asawa dahil hindi kaya lang kalooban niya. Kasi Miss, huwag na natin siyang pahirapan! Kasi po, ma'am, pinipilit po ni ma'am na tanggalin ang life support ni Sir.